Naihatid sa pagbabautismo ang 11 na mga tao dahil sa pagpapala ng Diyos sa isang linggong gabi-gabing Health and Happy Family Bible-based seminar na idinaos ng mga Adventista sa San Antonio, Quezon. Sa temang Crossroads, ang nasabing seminar ay pinangunahan ng Central Quezon to District Adventist Community Services. Maghahatid ng balitang may pag-asa si Felice Eliana Palma. Crossroads, what will you decide? Iyan ang naging tema ng crusade na pinangunahan ng distrito ng Central Quezon 2 at ng ilang mga pastor ng ating misyon. Ginanap ito sa Cultural Center ng San Antonio, Quezon na simula ng programa ng pag-aawitan sa pamamagitan ng isang singing group na Friends for Life. Kasunod naman ito ang health lecture na umikot sa salitang wellness na ibinahagi ni Sister Cecil Guia. Ipinahayag naman ni Pastor Bob Lawson ang mga aral at importansya ng pagpili sa Panginoon sa dinami-rami ng daang pwedeng tahakin. Bagaman may pagsubok sa pagkakaiba ng lengguahe, ay nagsugo ang Panginoon ng isa pa niyang anak na si Pastor Benhar Angelo Lagrada para magsilbing tagapagsali ng Ingles sa Tagalog. Habang nakikinig ang mga nakatatanda, ay may nagtuturo rin sa mga bata. Sa pagtutulungan ng Children's Department at pati na rin ng asawa ni Pastor Lawson na si Ma'am Carol, natuto ang mga bata ng mga kanta at gumawa ng iba't ibang craft. Araw ng Sabado nang nagkaroon ng pagsamba bilang pagtatapos ng 7 pagpupulong at sa tulong ng Panginoon, mayroong 11 ang pumiling magpasako kay Hesukristo. Kasabay ng pagbabautismo sa MGM Resort and Cottage, nagkaroon ng graduation ang Children's Department. Pagkatapos noon, nagkaroon ng mini-concert na kung saan nagbahagi ng awit ang bawat iglesia at pati na rin ang Friends for Life. Pinahagi naman ni Pastor Johnson Gomez, isa sa mga tumulong na pastor, ang mga pagsubok na tinahak ng grupo upang maging maayos ang naturang pangangaral. Alam po natin ang lugar na ito ay unentered territory. Wala pa pong tutaling simbahan ang aming pong naranasan sa aming paglilingkod na napakahirap makipag-usap sa mga tao. Una sa lahat, kami po ay hindi kakilala. At pangalawa po ay hindi kami taga rito. Pero gayon pa man mga kapatid, kami ay gumagawa ng paraan. Kami po ay gumagawa ng care group league para maabot natin yung mga kabataan. Doon naman sa mga magulang po, kami po ay gumagawa ng house visitation. Ganun pa man, sila ay minsan hindi kami hinaharap, hindi kami kinakausap, pero hindi po kami napagod. At sa bandang dulo mga kapatid, ay tayo'y nagtatagumpay. Natapos po ang ating paglilingkod dito sa pamamagitan ng crusade at sa awa at tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ay sila po ay masayang tumanggap sa ating Panginoon. Kinagabihan ay nagkaroon naman ng paglalaro o social night ang mga kabataan at sama-samang nagpalalim ng koneksyon sa bawat isa. Araw ng Linggo, nagsagawa naman ng medical mission ang mga kapatiran na pinangunahan ni Pastor Joe Galavit at ng mga doktor. Nagbigay sila ng libreng dental and optometry check-up, medical consultation at random blood sugar testing. Nagkaroon din ng chiropractic session sa tulong ng Win 8 Living. Maraming pagsubok ang naging hadlang, ngunit tunay na ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang nanaig. Sa Diyos lamang lahat ng papuri. Naghahatid ng balitang may pag-asa, Felice Eliana Palma para sa Hope Today, NPUC News.